What's up mga kaagre? So, kamusta kayong lahat? At nandito na naman ako, no? So, pasensya na kayo sa matagal kong pag-update sa inyo mga kaagre. Kasi nga, medyo busy lang talaga sa labas mga kaagre, no? So, welcome back na naman sa aking YouTube channel mga kaagre. At may isi-share lang ako sa inyo. Na balita na hindi maganda mga kaagre, no? So may bad news tayong mga sa labas, no, naka balita. So kasi nga mga kaagre, yung iniiwasan talaga ng mga tao na kagaya ko na magbababoy ay yung sakit na ASF, no. So yun nga, at nandito na nga sa aming probinsya mga kaagre, no. So merong ilang mga barangay dito na natamaan na, at sa ibang lugar din mga kaagre na natamaan na rin ng mga ng sakit na ASF, no. So ito nga, at ako ay nadidismaya sa mga ganyang bagay, no. So hindi talaga maiwasan mga kaagre pag ganyang sakit ay umatake sa ating mga alagang baboy, no. So ASF, mahirap, no, mahirap talaga kalabanin niya mga kaagre, at wala talagang gamot para dyan, no. So ayon, dahil ito ay wala pa naman dito sa amin, aming barangay, no. So kaya nga napag-isip-isip ko rin na siguro ay unti-unti ko nang i-dispose, no. O unti-unti ko nang i-dispose yung aking mga alagang baboy, no, mga inahin, biik, at saka mga pati na yung mga kaagre. So ganun din naman, eh, ganun din naman mga kaagre, kahit sabihin pa natin na ako ay nag-iingat kung saan ako pupunta. So sa pagpasok ko dito ay nagdi-disinfect ako bago pumasok. So yung mga dumaraan kasi mga kaagre, hindi natin maiwasan na kung saan saan galing na lugar, kung makakain ng mga karne, no, karne ng baboy na may sakit na ganyan. So pwede pa naman makain pag may sakit, no. So yung masama lang kung ma-transfer mo sa ibang barangay, no, na kumain ka ng may ASF na karne ng baboy, no. So mahahawa at mahahawa talaga yung inyong mga alagang baboy, no. So ako mga kaagre ay nag-iingat talaga ako, no, kahit saan ako pumunta. So sa totoo lang, hindi na nga ako nakain ng ng karning baboy sa ibang lugar, no, kung saan ako pupunta pag baboy, no, karning baboy yung ulam, ay hindi ako kumakain talaga mga kaagre. So at syempre iwas rin sa sakit, no, at sa iwas din sa disgrasya ng aking mga alagang baboy dito. So ayan nga, at syempre mga kaagre, makikita nyo, ang tahimik na nang ang tahimik na ng aking mga kulungan dito, no. So wala nang laman. So inuunti-unti ko nang i-dispose mga kaagre, no. Habang ano, habang maaga pa mga kaagre, ay inuunti-unti ko nang dinidispose sila para naman ay mapakinabangan pa, no. So ito kasi mga kaagre yung dalawa kong inahin na natira. So dalawa na lang mga kaagre yung natira kong inahin. So isang puti at itong isang itim. Ay buntis pa kasi mga kaagre. Kaya hindi ko muna
bebenta, no? So antayin ko muna na manganak at tsaka na lang ibebenta, no? So ayun, kahit pa paano ay mapag kakikitaan pa, no? So kung aantayin pa natin na tamaan tayo ng sakit, huwag naman sana, kasi malaking mawawala pag tinamaan tayo dito, tinamaan ako dito, mga kaagre. So ayun lang, share ko lang muna, mga kaagre, at shoutout sa inyong lahat. So pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag update sa inyo, mga kaagre, no? So hanggang sa muli, mga kaagre, God bless po sa inyong lahat.